Okay, we're live. Kasama natin si Dr. Orpha Estrada, magaling na OB-GYN, expert sa panganganak, sa hindi mabuntis. Pero nandito tayo sa Pan Pacific University. Kasama natin si Dr. Carl Balita dito sa Urdaneta Pangasinan. Ito, meron tayong sample ng anganak. Doktora Orpha, so meron kayong isang clinic. Opo. Talaga ito na naging life's work nyo. Graduate kayo sa FEU, OB. Ano mapapayo mo muna? Siguro umpisa tayo muna sa mga hindi makabuntis bago dun tayo sa anong gagawin ng matipid na pagbubuntis. Mahal magbuntis na yun. Ay, opo. Actually po, sa mga bilang obstetrician gynecologist po, ina-advise ko po sa mga taong gustong magbuntis, magka-check up po muna. Una-una, examinin na muna ang kanyang dugo, ang kanyang ihi, ang kanyang parte ng katawan para malaman kung saan tayo nagkakaproblema. Siyempre, pag fertility workup po tayo kasi maraming proseso yan, doktor. No? Hindi lang po babae ang may problema dyan, kundi pati rin po lalaki. No? So, kailangan po nagkakaroon po tayo ng general check-up po dyan. Siyempre, may bearing po kapag mataba. So, kailangan na sa tamang pangangatawan po. Pag mataba, po, mas hindi nagbubuntis. Mas nahihirapan din po yun. Bakit po? Siyempre, yung mga, kung mataba kasi, maraming mga problema din yan, doktor. Baka mamaya may kasamang hypertension yan, diabetes din yan. So, kailangan pong natin examinin kung saan po nagmumula. So, kailangan po talaga natin yan, parang general check-up po yan. Sa hindi mabuntis, ang problema, Doktora Orpha, is wala silang pera pang gawa ng mga fertility workup. Ayun. Diba, mga sperm count, mga ultrasound. So, meron bang magagawa muna sila na mura lang habang nagta-trial sila mag-asawa? Nagta-trial gustong magkaroon po ng baby. Siguro sa pinaka-basic pa rin po tayo, doctor, doon pa rin po tayo sa basic na workup po natin. So, kailangan din muna siguro, pinakamura na rin po yung magpa-ultrasound, no? Ultrasound sa babae. Ultrasound, para makita po kung may mga bukol, may mayoma, ganun po, no? Mayoma, yun, di makapapunti. Mga bukol din sa ovaryo, ganun. Kasi mga hindrance po lahat yan. Para sa pagbubuntis, ganon. At saka syempre, doktor, katulad po ng sinabi po natin na hindi lang po problema ng babae ito, kailangan po to partnership. So, pag sa lalaki naman, kahit sabihin natin okay ang babae, okay ang pangangatawan, kontrolado ang lahat, walang diabetes, walang hypertension, walang mga medical problems sa pinag-uusapan. Pero pag ang lalaki naman, doktor, ang kanyang sperm count is mababa po, hindi rin po talaga magkakabili. Kaya po yun, kaya pag sinabi po natin infertility, partnership po yan, dapat silang dalawa po nagpapacheck out. Meron ba tayong mga tips para sa kanila? Let's say, ano ba, bawal sigarilyo, alak, pagkain, o vitamins habang nagpapalakas sila? Ayan, okay. Habang, at wala naman po tayo para sa mga procedure na dapat natin gawin, no? Siguro, doctor, ang pinakamaganda pa rin, basic pa rin tayo, nasa tamang pangangatawan din po tayo. Ang pinaka-basic pa rin is exercise. Tamang pangangatawan, tamang kumain ng gulay at isda, siguro iwasan muna natin ang mga matataba, mag-jogging para ma-burn ang ating mga calories. Tapos, parehas sa both partner yan. Parehas mag-exercise. Dapat hindi stress. Alam ko, minsan pag may matindi yung trabaho. Ayan, oo. Pero pag nag-bakasyon sila, ano ba yan? Mas nakakaipon ng lakas? Pagka, maganda po yung sinabi niya, Dr. Ong, no? Yung stress. Talagang basic naman yan, kahit saan naman tayo, pag stress tayo, hindi natin na-focus, no? Na-focus yung mga gawain natin. Kaya, pag stress din sila at problemado na sila, instead na yung gagawa sila, kunyari, gusto nila magka-baby, eh dahil ang dami nilang iniisip, nai-stress sila, hindi focus yung kanilang attention, talagang hindi talaga po sila magkaka-baby. Kasi nga, ang daming mga factor na nakakadahilan para hindi sila mabuntis. Number one is stress also. Saka may timing pa ba yun sa ovulation? Ay, opo. Ng babae? Speaking of ovulation, no? Paano syempre nila malalaman na ayan, ovulation? Ayan na naman po tayo, no? So, yun nga po. Pag ang babae gusto pong magbuntis, kunyari hindi nila alam na kung may problema lang, yung natural lang muna na hindi muna sila gagamit. So, may tinatawag tayong ovulation period. Iyon yung pagka mainit na sila. Usually, nasa day 14 po yan. Pero hindi po pareho. Day 14 mula sa umpisa ng regla. From the very start of mens. Kunyari, ang regla niya is
5, kunyari 5 days po yun, doctor. Mm. Kunyari 1 to 5, hindi tayo magka-count doon sa 5. Mm. Doon tayo mag-start on the first day, kaya nga first day, yung 1. Irrespective kung gaano kahaba ang regla o gaano kaikli ang pagre-regla, doon tayo mag-start on the first day. So yung day 1 is first day. So usually mag-ovulate yan on day 14. Pero syempre bago mag-ovulate yan, may tinatawag tayong pre-ovulation. Kailangan kasi yung sperm na sa loob na. So kailangan may talik na yun, doctor. Kunyari day 12. Before. Oo, kasi ang survival naman usually ng sperm is mga 36 hours, 3 days, di ba? May ganun, yung may mga active, inactive cells. Doon na lang tayo, granting doon na lang tayo sa active cells, no? O yun, kaya dapat magtatalik na sila bago mag day 14, ganun. Kunyari day 12, para pagka nagpumutok yung egg cell na yung hinihintay natin, andun na yung sperm sa loob na waiting for the baka egg cell. Baka makachamba. Po. Yun po yung mga normal po natin. Okay. Ngayon and, naman, pag nagbuntis na sila, ito, nagbuntis na problema. Mahal sa ospital, kahit opo. Normal, cesarean, di ba? Ang mahal. Opo. So, kailan sila kailangan dun sa mahal sa ospital o kailan, like sa inyo, sa lying in lang o dun sa public hospital, ano ba yung option nila na mas mura? Actually, sa hirap po kasi ng buhay ngayon dahil pandemic at lahat nagsasuffer naman po. Usually talaga, nire-require naman po lahat ng buntis na magpa-check up po talaga, either private or government. Pero kung wala po talaga silang kakayahan, andyan po ang ating mga LGU na pwede nilang puntan kasi wala po talagang bayad dyan, no? Wala po tayong bayad kasi dapat po na makita rin sila para, doctor, makita rin kung may mga problema din po sila. Baka high blood sila, diabetes sila, para ma-refer sila sa mas malaking hospital na wala din pong bayad. Ano yung mga condition ng mga babae na buntis na kailangan na sa hospital, na baka high risk siya, hindi na pwede magtipid? Ano yung pwede lang sa mga lying in na, like sinabi mo, high blood diabetic, pag sinabi po natin, yung mga pasyente po natin, kapag high blood, lahat po na may medical problem po. Asthma, diabetes, hypertension, goiter, lahat po ng medical, sakit sa puso, sakit sa lungs, lahat po yan. Hindi na po kaya yan ng mga health center lang. Kailangan dalhin yan sa malaking hospital. Dahil baka biglang may mangyari habang nanganganak, kailangan operahan agad. Tapos CS, ganun ba yan? Hindi po, doctor. So, umpisa pa lang po tayo, yung prenatal. Ay, yung prenatal natin. Pa lang. Doon na muna para kailangan check-up na agad. Sa check-up na kaagad, makita na sila para maiwasan po natin yung mga mortality. Correct. Para by the time na manganganak na sila, naalagaan na sila at nakilala na sila ng doctor dahil sa kanilang record, mapaghahandaan na po yung panganganak nila. Kaya sa pagbubuntis po, walang mayaman, walang mahirap po. Kung talagang gusto po nilang i-cater yung kanilang kalusugan, ang safetiness ng ina at saka ang safetiness ng baby, kailangan magpakonsulta sila. Kung wala silang pera, mayroon po tayong gobyerno na magki-cater. Pupunta lang po sila sa hospital at bahala na po ang hospital sa kanila para sila ay alagaan at asikasuhin. At mailuwal ang baby na maayos po. Ano yung normally binibigay mong gamot? Kayo na rin ang gagamot ng high blood, diabetes, at ibang sakit habang buntis, di ba? Opo. Kayo na. Kami na rin po, doctor. Ano usually binibigay mo? Usually pagka high blood po namin. Iba po kasi yung gamutan ng hypertension kapag hindi po buntis. Hindi buntis. Pag buntis naman po, iba rin po yun. Kaya hindi po yun. Ano, kaya ang mga buntis dapat nagpapakonsulta po sa doctor. Kasi pag buntis po, iba po ang gamot. Pagka buntis po, ang binibigay po namin is meteldopa. Aldomet usually. Meron pong generic, meron din pong branded. So bahala na po kayo kung anong gusto ko. Depende po kasi yan sa sa dose na ibibigay ng doktor, kung sino yung makakakita. Pag mababa po yan, nagbibigay lang po yan ng 2 times a day, 3 times a day. Depende po yan sa condition ng ng hypertension po. Sa diabetes, iba rin binibigay. Opo, nag-i-insulin po yan. Pag diabetes, habang buntis, hindi na pwede yung tableta. Insulin. Hindi po. Oo. Kasi kayo, kayo na rin. Hindi, nire-refer na rin po namin yan sa IM. Pero syempre kasi ngayon po, nasa referral system na po. Kahit kaya din namin, syempre kung mayroon naman tayong IM sa katabi, refer na po natin kasi syempre quality healthcare pa rin po tayo. No? Anong mapapayo mo sa mga buntis? Ano yung earliest check-up? Ilang check-up? Para at least safe yung panganganak nila, walang sisihan. Alam ko, meron pa rin biglang may namamatay sa panganganak, kahit mga artista. Opo, may mga ganyang condition. Pero yung the fact na malaman na nila nabuntis sila, doctor, ha? Kasi yung minsan hindi nila nabuntis sila, basta the fact na nalaman na nila nabuntis sila, kailangan magpakita na kaagad sila sa doktor. Minimum is ano ba yun? Usually, minimum naman yan, monthly ko na monthly basis. Except for, yan na naman, meron tayong except for, yung mga talagang sobrang taas na kailangang alagaan,
sobrang taas na talaga, minsan sobrang taas ng BP doctor, na minsan maabot ng 200 over 120, gano'n yun talagang, so kailangan mong tutukan, hindi pwedeng pabalikin mo yan after one month, the most is every 2 weeks, weekly, depende, so depende po yan sa presentation ng pasyente natin. So sa'yo, sa line-in mo, ikaw na nag-check up, opo. Tapos dun sa clinic mo, tapos minsan, pag may komplikasyon or medyo high risk, dadali mo na sa ospital. Kayo na rin, doktora, or pa nag-o-opera din doon? Opo. Siyempre ako po, siyempre birthing, private birthing home po ako. So bibigyan ko sila ng choice kasi mahirap din naman po yun na pag dumating sila sa clinic, alam nila na ang budget nila nasa 10 to 15, ganun. Pero pag magsises, iba na po kasi ang usapan yan. Mataas po yan pag private. Kaya may choice po sila kung gusto nila ng public o private. Sasabihin natin yung presyo ng government, wala silang babayaran. Pag ako naman po ang nag-opera, may bayad po kasi private po ako at visiting consultant lang ako sa hospital. Kaya kung ano yung po yung choice ninyo, kayo po ang magde-decide. Ngayon, pag sinabi po nilang, doktor, wala kaming pera, ako na mismo ang nagkakandak dalhin sa government kasi kung wala talaga pag sa pera, government, doktor, pag walang pera. Opo, choice tapos po nila yun. Kung may pera, minsan pag sa hospital agad, opo, medyo, hindi ko alam, 35,000-40,000. Opo, depende po ang yun. Ang normal. Mm-mm. Pero pag dito sa'yo, sa lying in, as an OB, nasa 15. 10 to 15, tapos malaki ring tipid. Mm-mm. Malaking katipiran po yun. Okay. So, marami kayong choice. Ang lying in sa birthing center. Pardon, doctor? Pareho ba ang lying in sa birthing center? Ay, parehas lang po yan. Birthing center is lying in. Parehas lang po yan. Kaya lang pero po, ang alam ko sa ibang lying in, midwife ang nandun. Opo. Pero yung sa'yo, sa private mo, ikaw mismo, OB ka. Ako po mismo, OB guy niyo. Man by OB. Man by OB, OB. Kaya yung iba naman po, doctor, man by midwife, pero may certificate din sila at may kasama rin silang doctor. Pero at least ikaw na may hawak. Ako na mismo, oo. Kaya buti kaya mo pa magbantay hanggang madaling araw, di ba? Mahirap. Sa Pangasinan, saan po ang clinic? Sa Pusurubyo po. Doon din po sa bayan ko, sa Pusurubyo, Pangasinan. Ano pong pangalan ng clinic? Estradas, Maternity and Birthing Home Clinic. Lying in. May tanong po dito. Yes, okay. Question. Dalawang tanong ngayon. Isa daw pong babae, meron siyang tikos, mabubuntis pa. Ay, ikaw na, Lisa. Balit na kayo. Sige. Ayan. Marami nagtatanong. Doktora Orfa Estrada. May isang tanong po doon, siya daw po ay may tikos, pwede pa po bang mabuntis? Pwede po lahat yan. Pwede. Oh, walang hindi, oh. Walang nagsasabi na libro na hindi pwedeng mabuntis. Yung isa naman po, ang tanong niya, retroverted daw ang kanyang bahay bata, pwede pa daw po pwedeng, ba siyang mabuntis? Pwede po mabuntis, doktora. Tapos doktora, di ba, lagi niyong pinapayo, sana maagang prenatal check-up. Magkano po, halimbawa, dito sa probinsya, magkano po yung range? Pag gusto nila medyo private para maalagaan sila. Ay, okay. Pagka charity tayo, walang bayad for sure, no? Pero bihira kasi yan, makikipagsiksikan sila sa mga hospital. Pero pag mag-private yan, doctor, siguro nag-range lang po yan ng 350, 500. Ayun. Ano? So, pag depende po na, depende sa doctor. Yes. At napag-uusapan din naman yan, pwede rin naman silang makiusap sa doctor. Yes. Tapos pinapayo nyo na sana, bago magbuntis, magbayad na ng kanilang PhilHealth. Ay, opo. Yan na po ang number kasi one. Kasi importante na yung PhilHealth ay makakatulong sa gastusin pag nanganak. Ang tanong ko pa po, magkano naman po ang kailangan nilang i-save buwan-buwan para makapanganak sila kung medyo private ang gusto nila? Actually, doktora, pagka gusto lang nilang makatipid, siguro yung 1,000 a month, makakatulong na po yun. Okay, so pag private katulad nyo, OBGYN, mga 10 to 15,000 ang naipon nila. Mm-mm. Bago kayo manganak. Normal po yun. Normal po yun. Pero doktora, yun po yung standard ko. Iba rin po yung standard ng ibang OB. Kasi I'm speaking sa sarili ko lang po yung doktora, yes, na private na here OB. Here in Pangasinan. Oo, pero yung mga ibang may-ari din, iba rin yung ano nila, presyo nila. Kasi syempre kami mga doktor, hindi naman po uniform ang mga presyo namin. Andito si Sir Carl Balita, nurse. Nagpapaanak din ang ating mga nurse. Ako na maghawak daw. Ganon, may interview portion na tayo, Dr. Apo. Okay, interview ko lang about OB. Kasama natin si Dr. Carl dito sa center nila. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat.